Pinababawi na sa merkado ng FDA ang isang batch ng Rifanid na may expiration date na July 2016. Isa itong antibiotic na may generic name na rifampicin at ginagamit laban sa tuberculosis at leprosy o ketong. Pinababawi rin ang Sans Acne 4 na may generic name naman na erythromycin at ginagamit laban sa mga bacterial at skin infections tulad ng labis na tigyawat. Ayon kasi sa FDA, hindi pumasa ang kalidad ng mga gamot, kaya posibleng mapanganib ang paggamit nito. Malab na una, parang ganun. Pwedeng hindi na ako gumaling, pwedeng magkaroon pa ng ibang komplikasyon dahil inaasahan mo gagaling ka, di ba? Yun pala, kulang na sa visa, kulang na sa laman, hindi na epektibo. Pero ayon kay Hilda na may may-ari ng isang drugstore, matagal nang ginagamit ang mga gamot na ito. Yung anak ko mismo gumamit niyan, nakagaling naman sa kanya. Mas mahirap talaga yung matagal nang nagagamit tsaka sila magpo-pull out. Ayon naman sa Private Hospitals Association of the Philippines o PHAP, importanteng sumunod agad sa recall order ng FDA. May side effects kasi ang paggamit ng maling antibiotics. Suwestiyon pa ng PHAP, hingan na ng doctor's prescription ang mga bumibili ng antibiotic dahil madalas hindi tama ang paggamit dito, lalo na ng mga taong mahilig mag-self-medicate. Minsan hindi dumadating kagad yung side effect eh. Tagaan mo na ng ilang oras o ilang araw. Dapat prescription yan eh. Tsaka dapat itutuloy mo yung dose, tatapusin mo sungkol 7 days. May 7 araw ang mga distributor para gawin ang product recall. Pinapayuhan naman ng mga nakabili at nakainom ng mga antibiotic na kumonsulta sa doktor kapag may nararamdamang hindi maganda. Zen Hernandez, ABS-CBN News.